Maligayang pagbabalik mga tol, salamat po sa mga nag-subscribe. Welcome to the world of boxing. Pag-uusapan natin mga tol ang naging pahayag ni Leonard Elerbe na sinabing isa lang ang hindi kayang talunin ni Naoya Inoue sa bantamweight division. Sino nga ba ito mga tol? Sa mga hindi pa po nakakakilala kay Leonard Elerbe, siya po ang kanang kamay ni Floyd Mayweather, CEO ng Mayweather Promotion. Ayon sa kanyang pahayag mga tol, monster, he's an excellent young fighter. Tremendous puncher, he's beat some very good fighters. But one fighter that I'm very confident he can't beat, that's Neri. Si Luis Pantera Neri ang tinutukoy ni Leonard Elerbe mga tol, isang Mexican fighter, may edad na 24, south po ang kanyang stance. Naging WBC bantamweight world title taong 2017. Pero tinanggal ang kanyang WBC world title dahil nagpositive sa isang pinagbabawal na gamot. Si Luis Pantera Neri, meron lamang ito 9 amateur fights. 5 sa naging panalo ay galing sa knockout. Kahit kulang pa sa experience mga tol, sumabak na agad ito sa professional career sa edad na 17 taong 2012. Pero panalo na agad ito by TKO. Naging undefeated ang record niya na may 30 wins, 0 loss and 24 knockout win. Kabilang sa kanyang record ang 6 na Pinoy boxer ang kanyang tinalo by TKO. Unang Pinoy na nakalaban si Jeter Oliva taong 2015. Maganda naman ang bakbakan pero hanggang round 4 lamang ang tinagal ng Pinoy. Tinalo niya ito by RTD o Referee Technical Decision. Pangalawang Pinoy na tinalo si Gianmark Apolinario taong 2015. Hanggang round 2 lamang ang tinagal sa laban. Panalo si Luis Neri by TKO. Pangatlong Pinoy si Richie Mepranum taong 2016. Hanggang round 2 lang din ang tinagal sa laban mga tol. Panalo ulit si Luis Neri by TKO. Pang-apat na Pinoy si Raymond Tabugon taong 2016. Hanggang round 4 lamang ang tinagal sa laban pero si Raymond Tabugon ang unang nagpabagsak kay Luis Neri sa kanyang karir. Pero sa huli panalo pa rin si Luis Neri by TKO. Panglimang Pinoy si Arthur Villanueva taong 2017. Hanggang round 6 lamang ang tinagal ng laban. Medyo tumagal na rin mga tol pero hindi pa rin umabot sa finish line. Panalo ulit si Luis Neri by TKO. Pang-anim na Pinoy si Jason Canoy taong 2018. Hanggang round 3 lang din ang tinagal ng laban mga tol. Pinaglabanan nila ang WBC Silver Bantamweight title. Panalo ulit si Luis Neri by TKO. May darating na laban si Luis Pantera Neri sa November 23 mga tol. Kasama sa laban ni Deontay Wilder versus Luis Ortiz. Makakalaban niya si Emmanuel Rodriguez, dedepensahan niya ang kanyang WBC Silver Bantamweight title. Sabi ni Leonard Elerbe, hindi kayang talunin ni Naoya Inoue. Hindi nga ba kaya mga tol? Pero sa aking sariling opinion, kayang talunin ni Naoya Inoue itong si Luis Neri. Makikita naman sa galaw ni Luis Neri mga tol, volume puncher, very good combination ang mga patama. May taglay na lakas din ang kanyang power punch, very aggressive, walang tigil sa pag-atake. Pero may kahinaan mga tol, walang depensa sa magiging counter punch ng kalaban. Kulang sa head movement at footwork. Bara-bara lang din ang atake. Kung makakalaban si Luis Neri ng isang counter puncher, siguradong magbabago ang style niya sa laban. Kung ikukumpara sa style ni Naoya Inoue mga tol, mas matalino pa rin ang galawan ni Inoue sa loob ng ring. Kayang sabayan ni Naoya Inoue ng counter punch ang magiging atake ni Luis Neri. Magiging easy target ang katawan kung nagkataon. Speed, power at halimaw na footwork ni Naoya Inoue. Siguradong mahihirapan mag-adjust sa laban si Luis Neri kung sakaling maglaban. Kailangan pa rin ng mataas na ring IQ mga tol para talunin si Naoya Inoue. Ano naman sa tingin nyo mga tol, hindi nga ba uubra si Naoya Inoue kay Luis Pantera Neri? Hanggang dito na lang ang ating ulat mga tol. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, Boy Bakal.